بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kadakilaan ng panalangin ng pagpapala para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y batay sa ulat ni Abu Huraira. An Abi Huraira radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا رواه مسلم. Ito'y ulat ni Abu Huraira, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino mang manalangin ng pagpapala para sa akin ng isang beses ay pagpapalain siya ng Panginoong Allah ng 10 beses. Isinalasay ni Muslim. Sa hadith na ito, ipinahayag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kabutihan at kadakilaan ng panalangin ng pagpapala para sa propeta. Sapagkat isang beses lang ng panalangin mo, salawat, ng pagpapala para sa propeta, tinutumbasan ito ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 beses. So paano pa kaya kung nanalangin ka ng pagpapala para sa propeta ng 2 beses, 3, 10 o mas marami, so mas marami ka pang matatanggap na pagpapala mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. So kaya kinakailangan sa isang mananampalataya na dalasan niya ang panalangin ng pagpapala para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat tulad ng ating sinabi, tinutumbasan ito ng Panginoong Allah ng maraming pagpapala. So ang panalangin ng pagpapala para sa propeta ay hindi na nangangailangan ng pagod, hindi na nangangailangan ng oras dahil napakadali at napakagaan. Kaya dalasan natin ang panalangin ng pagpapala para sa kanya. At ito isinasagawa ng mananampalataya ayon sa kanyang kalagayan. Nag-iisa at walang sinusunod na particular na pamamaraang sama-samang pagsasagawa nito. Ang pagdalas o pagiging madalas na panalangin ng pagpapala para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga tanda ng pagmamahal sa kanya. Isa na sa tanda ng pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpupunyagi sa kanya. Dahil kaya kung talagang mahal mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalasan mo ang panalangin para sa kanya. Ang panalangin ng pagpapala para sa propeta, lalo na pag ito ay madalas, ay isang kadahilanan ng pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng habag, pagpapala, at kadakilaan at kabutihan sa tao, sa taong nagsasagawa nito. Kaya sikapin nating sa loob ng isang araw, magagawa natin ito minimum pinakakonti yung 1 beses. Pero pinaka maliit na yon, yung 1 beses. Napakadali lamang, so kahit ilang beses kakaya natin gagawin to dahil napakagaan lamang. Ngayon, ang pagsasagawa ng pagpapala para sa panalangin ng pagpapala para sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kailangan nakabatay alinsunod sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa mga hadith niya o mga ulat na napatunayan sa kanyang mga hadith. Katulad halimbawa ng ating pagsabi ng Allahumma salli ala Muhammad, maiksi yun, o pwede mong sabihin yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ama kapatid, hanggang dito na lamang. Naway meron tayong napulot na magandang aral sa ating paksa ngayon.
Lalo pat sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na pinaka madamot na tao ay yung maririnig ang aking pangalan ay hindi man lang siya manalangin ng pagpapala para sa akin. Hindi man lang siya maghandog ng salawat. So, dalasan natin at ugaliin nating magawa ito inshallah. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.